On the third day, that the Amalekites had invaded, and David was greatly distressed for the people's fate of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Sinabi po nito sa Psalm chapter 112, verse 7, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Yan po, pinakamagandang gagawin ng isang Kristiyano kapag dumadaan sa matinding problema. Yung siya ay magtiwala sa kanya. Na dapat patatagli niya ang kanyang puso na siya ay dapat magtitiwala o tumitiwala sa Panginoon. Wala na pong ibang makapagdudulot sa atin ng magandang solusyon kundi yung tayo ay matutong lumapit sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa atin, ay wala tayong magagawa. Sabi nga ng Panginoon, for without me, ye can do nothing. Here in this verse, it is true that a person will not be afraid of evil tidings because his heart is fixed, trusting in the Lord. Hindi siya yung taong susugo dahil sa mga problema. If there is a problem, how to solve daily life problems? Number one, fix your heart in the Lord. Fix your heart in the Lord. Patatagin mo ang puso sa Panginoon. Kapag patatag na yung puso mo sa Panginoon, kahit anong problema, kahit anong mga kahirapan sa buhay, kahit anong kahit daan at hindi mga problema yung naranasan mo, ay hindi ka mayinig sa mga problema mo sapagkat ang puso mo ay pinatatag mo sa Panginoon. Yes. Fix your heart in the Lord. Patatagin mo ang puso sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong puso na magdiwala sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong puso na sumunod sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong puso na ang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. Patatagin mo ang iyong puso na ang Diyos lamang kakatiwalaan mo sa mga problema mo. Patatagin mo ang iyong puso. Amen. Fix your heart in the Lord. Number two, encourage yourself in the Lord. You have to solve your problem in God's way. Amen. Malulutas na yung problema mo kung susundin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, believe that the Holy Spirit. Amen. Huwag natin panungkutin ang banal na Espiritu kasi nang nahansa dito sa atin at kapag tayo gumagawa ng kasalanan, ang banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo nadalo ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo nakikinig ng preaching. Ang banal na Espiritu na nalulungkot kapag hindi tayo gumagawa para sa Panginoon. Ang banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo susulungin. Ang banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo gumagawa ng mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Ang banal na Espiritu ay nalulungkot. Huwag natin panungkutin ang banal na Espiritu. Dapat nandito tayo sa araw ng pananamba. Dapat nakikinig tayo ng preaching. Dapat nandito tayo para sampay natin ang Diyos sa Espiritu at katulad. Dapat nandito tayo upang purihin natin ang Diyos. Dapat nandito tayo upang dakilala natin ang Diyos. Dapat nandito tayo sa pananampahan upang ang Diyos ay malulubhati sa atin. Kung kayo nagkaroon natin ng problema, pero mas matindi itong problema ni David. Ganun yung kalumputan na nasa nila. Ganun yung kalumbay na nasa nila. Diyan sa matinding pag-iya, dahil sa problema. Lahat tayo mga kapatid, may problema tayo naman. But David encouraged himself in the Lord. So this is the reason why, because a person whose heart is fixed on God is a person who has a strong foundation to trust in the Lord. You are supposed to fix your heart trusting in the Lord. 1 Samuel chapter 13, verse 7, at sinabi ni David kay Abiathar na saserdote na anak ni Ahimelech,
isinasabo ko sa iyo na dalhin mo rito ang ephod at dinala doon ni Abithar ang ephod kay David. Verse 8, at sumangguni si David sa Panginoon. Ang ganda ang ginawa ni David. Siya sumangguni sa Panginoon. 1 Samuel chapter 30, verse 8. Sinagot niya siya, iyong rabulin sa pagkatunay na ang iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Lahat ibibigay ng Panginoon. Lahat ay mababawi na ni David. Sapagkat siya ay sumangguni sa Panginoon. Eh, bakit ba pag may mga problema kayo? Sumasangguni ba kayo sa Panginoon? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Ang pinakamaganda pag may problema ka, magbasa ka ng Bible. At kung ka mag-meditate ka na sa itala Diyos kung paano malagtas ang mga problema. Sapagkat ang Biblia ay makatutulong sa iyo kung paano ang iyong problema ay malagtas. Mas lalo pang lalaki ang problema mo pag hindi ka na dalawin ng Diyos. Sapagkat dito may encourage ka, dito ang makarating ka na sa itala Diyos, dito ay maglalago ka sa spiritual life mo, dito ay lalago ka at titibay ka sa pananampalataya mo, dito ay kinakalagong dumalo ka upang ikaw ay makarating ka sa itala Diyos at may encourage ka kung may problema ka, may encourage ka at may tuwi yung mga problema mo ngayon, may ayos at mabigyan ng tamang solusyon sa pamamagitan ng Messiah Diyos. Amen!